si Miss Ata. Story time! Guys, alam niyo ba kung ano tong hawak ko? Walang iba, kadi-deliver lang. Credit card. Paalala, ginawa ko tong video na to para hindi magmayabang, kundi i-share ko lang ang mga experience ko pagdating sa credit card. Dahil akala ng iba na kapag may credit card ka, eh social ka na, mayaman ka, dami mong pwedeng bilhin. No! Guys, credit niya eh, utang! Pero tingnan muna natin kung anong credit card ko at saang banko ako na-approve. Guys, RCBC. Bawal ipakita dito, Visa pala. Visa card! Next, Visa Gold. Bawal sabihin kung magkano limit. Maraming advantage at disadvantages na pagkakaroon ng credit card. Paano ba mag-apply at ma-approve sa credit card? Mabilis kapag business owner ka. Pag company naman, dapat malaki ang sweldo mo at matagal ka na sa kumpanya. Pwede din, meron kang pera sa banko, minimum 100,000. Yung iba naman, yung may mga lisensya like doktor, teacher, engineer, at kung ano-ano pa, yung matataas ang pinag-aralan at sweldo. Tsaka dapat maganda yung credit standing mo sa account mo. May maganda kang account. Dapat labas-pasok yung pera mo, mas maganda yun. Labas-pasok sa banko ha, yun yung meaning ko. At syempre, may mga requirements na ipapasa. Kontakin mo na lang yung mga banko kung ano mga requirements sa pag-a-apply ng credit card. Minsan naman sa mga kumpanya, automatic magkaka-credit card ka kapag regular ka na. Tsaka maganda yung company mo. Pag kulang pa itong mga sinabi ko, edi check ka na lang sa mga banko. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, na-approve ako dahil maganda ang credit standing ko, yung record ko sa BDO, kaya ako nagkaroon ng card. Actually, lima na siya. Once na-approve ka na at magaling kang magbayad at hindi ka delinquent payer, ako, asahan mo, magsisipagtawagan at darating yung mga credit card sa iba't ibang mga kumpanya. Ay, banko pala. Para sa akin, maganda ang credit card kapag may pamilya ka. Lalo na yung may mga bata, pambili ng diaper, gatas, groceries, pambayad mo ng mga utility bills, loans, at syempre, mga pambayad, pambili ng gamot at sa mga hospitalization. Maganda rin ito sa pag-book ng hotels at airfare. Syempre, panlibre sa mga kainan, fine dining, at syempre, shopping, online, at sa mga malls and boutiques. Tsaka mas mabilis mag-loan at ma-approve kapag may credit card ka. Marami din mga promo, may mga rebates, at iba pa. Kasi ang payment sa credit card, installment, minsan zero Guys, napakasarap talaga kapag may credit card ka. Feeling mayaman, nakakasosyal. Swipe dito, shopping doon, swipe, swipe, swipe. Pero ang pinaka-importante, dapat marunong kang magbayad at may pambayad ka. Dahil pag hindi mo nabayaran ito sa due date mo, tutubo ito. Ayun na yung interest. Pag hindi mo naman kayang bayaran ng buo, meron namang minimum. Pero tandaan mo, kapag hindi ka nakabayad ng credit card for how many months at taon, sira na ang pangalan mo. Sira na ang credit standing mo. Mahihirapan ka ng mag-loan at mag-approve ng mga loans. At ang pinakamasakit, madidemanda ka pa. Sabi nila, walang nagkukulong. Yun ang akala nyo. E paano kapag nag-issue ka ng cheque? Tapos tumalbog. Basta gamitin ang credit card ninyo wisely, properly, at bumili lang ng mga necessity. Kontrolin ang sarili sa paggastos. Ay, tara, shopping tayo! Hey, tara, nakabase na ako!